Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kilalang Dominican Hill Retreat House o mas kilala sa tawag na Diplomat Hotel ay isang dating paaralan na tinawag na Colegio del Santísimo Rosario? Ang pangalan nitong Dominican Hill ay hango sa mga Kastilang Fraile at mga Amerikanong Dominicano na nagtayo nito noong 1913 bilang kanilang bakasyonan. Si Padre Roque Ruano ang sinasabing naging arkitekto nito na siya ring arkitekto ng main building ng University of Santo Tomas. Ginawa itong paaralan noon para makaliban sa buwis o maging tax exempted. Pero 2 taon lang ang lumipas ay agad itong nagsara. Kaya naman itinuloy na lang ito bilang bahay bakasyonan na tinawag noong Dominican Hill. Kaya nga lang noong 2 digmaang pandaigdig ay kinubkob ito ng mga Hapon kung saan maraming mga Pinas lang ditong mga pare at mga madre. At sinasabing sa panahon naman ng liberasyon ng mga Amerikano ay marami namang mga Hapones ang nagpatiwakal dito. At noong 1973 ay ginawa naman itong Diplomat Hotel nitong si Tony Agpawa na isang faith healer. Pero noong 1987 nang bawian ng buhay itong si Tony Agpawa ay tuluyan ng inabandona o naging abandonado ang lugar. 1990 naman nang madamage pa ito ng Luzon earthquake. At 2005 naman ay naging pag-aari na ito ng lungsod ng Baguio hanggang sa panahon natin sa kasalukuyan. Dahil nga sa dami ng mga kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap dito ay isa na ito sa kinatatakutan o haunted place sa ating bansa. Alam mo ba na ang makasaysayang tulay ng Zapote na nagkokonekta sa Las Piñas sa Metro Manila at sa Bacoor sa Cavite ay pinangyarihan ng 2 makasaysayang digmaan sa ating bansa. Ang Battle of Zapote Bridge noong 1897 kontra sa mga Kastila at ang Battle of Zapote River kontra naman sa mga Amerikano noong 1899. Sa Battle of Zapote Bridge noong February 17, 1897, kung saan ng mga Pilipinong revolusyonaryo ay pinamumunuan nitong si Emilio Aguinaldo, ay inabangan nila sa tulay ang mga Kastilang tumutugis sa kanila. At sinasabing sa labanang ito ay tinalo ng mga Pilipino ang mga Kastilang pinamumunuan ni Gobernador General Camilo de Polavieja. Sa kabila naman ng maraming mga Pilipino rin ang nasawi sa labanang ito, ay napaatras nila ang mga Kastila at marami sa mga ito ang naging bihag nila. Kaya naman sinasabing nagtagumpay ang grupo nitong si Aguinaldo. At sa Battle of Zapote River naman, na tinawag ding Battle of Zapote Bridge, noong 1899 ay ang labanan naman sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino. Matatapos lang noon magdeklara ni Aguinaldo ng kalayaan ng ating bansa, noong 1898 ay ito naman ng mga Amerikano at sasakupin naman tayo. Kaya naman agad nilang tunugis ang mga revolusyonaryo ng ating bansa. Sa pagkakataong iyon ay ang Cavite ay ang isa sa pinakamalakas na puwersa ng ating bansa. Kaya naman ito ang balak kubkubin ng mga Amerikano. At katulad ng ginawa ng mga Kastila noong 1897, para makarating ang mga Amerikano sa Cavite ay kinakailangan nilang tumawid sa tulay ng Zapote. At dito ay nag-aabang naman ng grupo na pinamumunuan nila General Artemio Ricarte, Mariano Noriel at Guillermo Masangkay. At sa pagdaan nga ng mga Amerikano ay inambush nila ang mga ito. At bagaman nung una ay nakalamang ang mga Pilipino, subalit nagkaroon ng back up ang mga Amerikano. Dahilan para umatras na ang mga revolusyonaryo dahil lumakas na nga ang mga puwersa ng kano. At sa pagkakataong iyon ay tuluyan ang nakapasok ng Cavite ang mga Amerikano at isa-isa nang sinakop ang mga bayan dito. Kaya naman sinasabing ang Battle of Zapote River noong 1899 ay pinagwagian ng mga Amerikano. Ang tulay ng Zapote ay isang makasaysayang lugar, kaya naman noong 2013 ang National Historical Commission of the Philippines ay pinasinayaan ang historical marker dito. Ito'y bilang pag-alala sa mga kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban dito sa 2 matinding digmaan. Alam mo ba na ang orihinal palang kumanta ng kantang O Babe, na kantang pinasikat ng Jeremiah
At inakala naman ng iilan na kanta ng boyfriends ay kinanta pala o nilikha ng singing duo na Sing Sing. Ito'y sina June at Beth Marabella. Maraming mga nag-akala na kanta ito ng boyfriends dahil ang kantang Oh Babe kasi ay kabilang sa mga kanta na kung tawagin ay Manila Sounds na sumikat noong dekada 70. Tinawag nga ang panahong iyon na The Bright Side of the Philippine Marshallo Era. Sa panahon kasing iyon ay sumikat ang mga bandang Hotdog, VST and Company, The Boyfriends at ang Hagibis. Kung saan ay nakahilera din dito ang iba pang mga OPM bands katulad ng Cinderella at ng Sing Sing. At sa panahon ito ay medyo magkakatunog din ng mga banda. Sa panahon ito ay sumikat ang mga kantang maraming mga falsetto at mga vibrato. Hanggang sa ngayon ang duo na Sing Sing ay tumutugtog pa rin naman at hindi rin nagbago ang kalidad ng kanilang boses. At bukod naman sa kantang Oh Babe na kanilang kinanta, ay sila rin pala ang kumanta ng kantang Usapan na ginawang katatawanan nitong si Joey De Leon sa kanyang versyon na Upakan. Alam mo ba na ang RPN9 na TV station sa ating bansa ay ang isa sa mga TV station sa ating bansa na naglagay ng oras sa kanilang mga programa kung saan ang orasang ito ay ginagamit pa ng iilan bilang orasan, lalo na kapag nawawalan ng baterya ang orasan sa bahay. Minsan nga ay sinasadya pang puntahan ng TV station para lamang makita ang oras. At matatandaan naman sa kabila ng pagbaba ng popularity rating ng TV station na ito mula 1986 ay nagpatuloy pa rin naman ng RPN. Mula sa pangunguna ng rating sa panahon ng student canteen at ng Itbulaga. At noong bandang 90s naman, sa kabila naman na nasa pang-apat lang o pang-lima ang kanilang ratings ay nagpapatuloy pa rin naman ng RPN. Dahil sa panahon kasi ng dekada 90 ay umarangkada na ang ABS-CBN at ang GMA. Sa kabila naman nun ay may mga programa pa rin na tinangkilik sa RPN. Katulad ng Marimar, Kwarta o Kahon, mga anime at marami pang iba. At sa ngayon, ang RPN ay ang nag-ooperate sa pagbobroadcast ng CNN Philippines at ng AM radio station na nasa ilalim ng Radyo Ronda. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!